Yo, what's up guys, welcome sa bagong video. At ang ituro ko sa inyo ngayon ay double take. So without further ado, let's do this. So ang setup nito is a third fret ka po, standard tuning. Ito guys, sobrang dali lang ito dahil halos pa ulit-ulit lang siya. So ang arrangement ito, umpisa agad siya sa first verse. So para sa unang part, yung thumb niya ilalagay niya sa first fret ng 6th string. Ang kasabay niya is open 3rd string. Kapag pinindot mo naman yung open 3rd na yun, hammer on 2nd fret siya, tapos pull off siya sa open. Bali ganito siya. After nun, yung ring finger 3rd fret ng 4th string, isang kalabit. Middle finger 2nd fret 4th string. Tapos i-stop na may kasamang pitek sa open 3rd string. Kung hindi nyo kayang gawin yun, meron akong tutorial, ilalagay ko yung link sa description. Yan. Bali, meron tayong ganito. Yan. Yung middle finger nyo dito sa 2nd fret na 4th string, hindi pa yan natatanggal. So ang gagawin nyo, yung ring finger nyo, lalagay nyo sa 3rd fret 4th string, isang kalabit, pero pull off siya sa 2nd fret. Ganon. Tapos, after nun, open 4th string. Tapos, ring finger 3rd fret ng 4th string. Isang kalabit, pero ang sabay niya is open 6th string. Ganon. Middle finger 2nd fret 4th string, isang kalabit, pull off siya sa open. Ring finger 3rd fret ng 5th string, isang kalabit. Ganun. Bali, all in all, meron tayong ganito. Tapos, after nun, babalik kayo dito sa 3rd fret ng 4th string. Islap na may kasama pitik dyan. Tapos, yung middle finger 2nd fret 4th string, isang kalabit, pull off siya sa open. Ring finger 3rd fret ng 5th string. Yan. Ang next doon, open 5th string. Yan. Bali, all in all, meron na tayong ganito. After nun, after nung open 5th string, babalik mo yung ring finger mo dito sa 3rd fret ng 5th string. Slap na may kasamang pitik dyan sa 3rd fret 5th string na yan. Open 4th. Middle finger 2nd fret 4th string. Tapos, ang gagawin mo ganito. Middle finger 3rd fret, ring finger 1st fret ng 5th string. Tapos kakalabitin mo is 6, 5, and 4. Sabay-sabay. Tapos ang next doon, gagawin nyo itong middle finger 3rd fret 5th string, ring finger 2nd fret ng 4th string. Kakalabitin nyo naman dyan is 5 saka 4 sabay. Yan. Bali, all in all lang naturo ko sa inyo, ganito na siya. Tapos yung buong yon, uulitin nyo lang ulit. Yan. Tapos, ang next naman dyan, diba, ganyan kayo na nahinto sa C. Tatanggalin nyo na yung index nyo. Ipipira nyo dyan yung middle finger nya sa 3rd fret ng 5th string. Idadagdag nyo naman yung thumb nyo sa 1st fret ng 6th string. Ganyan na yung shape nyo. Bali, yung gagawin mo dyan, tatlong kalabit dito sa 5th string. Yan. Pero sa pangatlo, meron siyang kasabay na 6. Yan. Open 4th string, hammer on 2nd fret. Tapos, islap na may kasamang pitek sa open 3rd string. Yan.
After nun, tatlong kalabit pa rin dito sa third fret ng fifth string. Pero sa pangatlo, ang kasabay niya is open six. Open fourth string, hammer on second fret. Slap na may kasamang petig sa open third string. Tapos, dalawang open third. Ring finger, third fret, second string. Ang kasabay niya is open fifth string. Open first, balik sa second string. Yung index nyo ilalagay nyo dito sa first fret ng second string, isang kalabit. Middle finger, second fret ng third string, slap na may kasamang pitik. Tapos isa pang kalabit din. Yan. Tapos itong ring finger nyo, third fret ng sixth string, ang kasabay niya is open third string. Yan. Tapos ang gagawin nyo ito, C, para sa C, pero walang index. Tapos i-strum nyo yan, yung 5-4-3. Yan. Bali, kung ulitin natin yung mga ano, kung ulitin natin yung part na yon, ganito yung siya kakalabasan niya. So kung nakikita niyo sa tabs, merong dalawang broken lines. Iibahin niyo lang 'yon. Bali ulitin niyo lahat 'yon. Iibahin niyo lang 'yon. So kung ulitin lahat, ganito uli siya. Yan, hanggang dun lang ang uulitin natin. Tapos ang kasunod na nun is ganito. Ito, ibabar mo yung first fret ng fifth string pababa. Tapos yung ring finger third fret ng sixth string. Ang kakalabitin mo dyan is 2, 5, saka 6. Sabay-sabay. Yan. Tapos ito, C-shape. Pero yung pinky nyo nandito sa third fret ng second string. Ang kakalabitin mo naman is 2, 4, saka 5. Sabay-sabay. Yan. Bali, kung uulitin natin yun, mula dito, ganito yung kakalabasan niya. So next dun, so ang shape niya na ang gagawin ganito, first fret sa 6th string, first fret din sa 2nd string. So ang gagawin niya dyan, kakalabitin mo yung 6th sa 1st string, yan, apat na kalabit sa 2nd, tapos i-stop na may kasamang pitik dyan sa 1st fret 2nd na yan. Yan. Bali meron tayong ganito. Ring finger, third fret ng fourth string, dalawang kalabit. Tapos, uusod siya sa second fret. Yan. Bali, ganito siya. And next doon, pinky, third fret, second string. Ang kasabay niya is open, sixth string. Yan. Apat na open second. Tapos, stop na may kasamang pitik sa open second. Ganun. Tapos, ang next naman dyan, second fret sa fourth string, third fret, balik sa second fret. Yan. Pinky, third fret na second string, isang kalabit kasabay niya is open, fifth string. Index, first fret, second string, isang kalabit. Slap. After nung slap, dalawang open third string. Yung pinky mo lalagay mo sa third fret na second string, yung ring finger third fret na sixth string naman. Sabay yan. Tapos open first string. Tapos C-shape kayo dyan, pero yung pinky nyo third fret second string. Ang kakalabitin niya is yung
2, 3, 4, 5. Sabay-sabay. Tatanggalin niyo na yung pinky niyo para makalabit niyo yung first fret ng second string. Isang kalabit. Yan. Bali, dalawang beses natin gagawin yun. Sabi ko sa inyo, paulit-ulit lang. Ganito yung kakalabasan niya. Bali, kung uulitin naman natin siya mula sa umpisa ng tinuro ko, ganito yung kakalabasan niya. At doon na nga nagtatapos ang ating tutorial. Kung nagustuhan nyo yun, huwag nyo kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang like button. At stay safe guys. Peace!